Oh, loco, por the ulam na naman tayo for today's video. Ito na nga, ang ulam natin for today is alugbati ito, di ba? As you can see, nakikita nyo na doon na kiniyong sibuyas, bawang at paminta. At meron tayong tulingan na inihaw na kagabi pa yan. Charis, tira-tira na yan mga mare. At ito ang aking kapatid na pinakamakulit sa lahat. So ito na nga mga mare, pinainit na natin yung mantika kasing init ng ulo nyo. Charis, huwag niyo pakain naman kung ano meron sa mantika namin ha. Binuhos ko na yan dahil kami naman yung kakain, hindi naman kayo. Kaya huwag kayong ano. Charis, so ayun, ginisa ko na yung bawang, sibuyas. Gusto ko medyo sunog-sunog yung bawang. Ako naman yung kakain, kami naman, hindi naman kayo. Charis, maldita. So ayan, isang kutsa lang natin na mabuti mga mare para masarap. Charis, may sarap ba yan? Charis, oo, syempre lalagyan natin ng ricotta yung mga mawe. Charis, ayan, ilagay na natin yung kamatis para, you know, maluto din siya. Yung iba kasi tinatanggal yung buto niyan. Ako, hindi. Ay, gusto ko yung may buto siya para nandyan yung lasa ng tunay na sarap. Charis, baka arte ni bakala. So, ayan, gisahin lang natin, hintayin natin maluto yung kamatis bago natin ilagay yung isda. Divine, yung isda na yung himay-himay na yan, isdang tulingan yan. Kagabi na binili ko sa palingke dahil yun na nga, kadalasan kasi kumakatay yung tatay ko ng karne, usually ulam namin dito. Mga lamang loob, mga buto-buto na binibigay sa kanya doon. Diba yung mga sobra, diba, ng kanyang amo. So ito na ang isang planganang inihaw na tulingan, nilagay ko na. So ganyan ako magluto, ginisa ko siya pati siya, diba? Para masangkot siya, tapos yung amoy mawala. Diyos, siyempre may kunting amoy yan, medyo mga malansa-lansa kasi inihaw lang siya. So gigisahin yan, tapos lalagyan natin ng isang drum na tubig para malunod siya, dai. Para malunod yung mga germs dyan. Parang kayo, charis. Diba mga akala? So ayan, gisahin, sangkutsahin na mabuti para mawala yung amoy at saka tuluyan ding maluto yung isda, mga mariko. Diba? So kaya, dito na nakakapag-upload ng kung ano-ano dahil hindi nga kami nakakalabas nakakapag-day off dahil sobrang busy at marami kaming binubunong account or pera para mabayaran namin yung monthly na bayarin. So ayan ang isang drum na tubig to buy. So kung napapansin nyo, medyo maglabo-labo ang tubig dahil nga yan, inihaw yung isda na nilagay. Huwag kayong mag-alala, kami naman yung kakain yan, hindi naman kayo. Pinapakita ko lang sa inyo. Cheers! Baka maldita. So ayan, hintayin natin yan siyang bumukal ng ilang beses bago natin ilagay yung alugbati para lutong-luto yung isda, luto yung kamatis. Ayan, naglagay na tayo ng asin para pang palasa. And then naglagay din ako dyan ng konting magic syrup. Pero munti ko nang maubos ang isang sachet. Tiyos! So ayan na nga mga mami, kumukulo na siya, mainit na siya kasi init na ng mga ulong chismosa na nandyan sa inyo. Nako, ayan ang tinatanggal na natin yung mga excess na bula dahil nanggaling yan sa tulingan. So kailangan natin tanggalin yung iba. Huwag na rin lahat, baka mawala na yung lasa. Charit. Oo, tanggalin natin yan para masarap siyang higupin. Hindi, alam mo na yon yung may ibang kasama na lasa katulad ng iba. Diba tumitikim pa ng ibang lasa. Charis, baka arte. So ayan ang mga bakala, pakuluan pa natin yan ng mga dalawang beses para lutong-luto na yung isda at ayan, yung kamatis. Ayan ang kumukulong na yan ng patatlong beses. Ilalagay na natin dyan yung mga hiwagang alugbati, yung pambansang ula. Charis, medyo mahal po yan ito, diba? Pero pag ikaw yung nagtitinda sa bayan, ang kumpara lang yan sa'yo, kung bibili niya ng marami yan, 5 pesos lang dahil kawawa yung mga nagtatanim. Tapos bibiliin mo sa kanila 15 pesos, 20 pesos, diba? Siyempre, nahaluin natin siya para magpailalim yung sabi ang kuha sa kanya is 5 pesos each, isang tali. Pero yung tali na yun, babawasan pa nila yun para makabupas sila ng isa pang tali ulit. Tapos ang bubenta nila yan sa mga consumer din sa labas. Kaya mag-alala ko konti yan. 20 pesos, 15 pesos. Ganun kamahal inigay ang kanilang mga tinta. So ayan, hayaan natin siyang maluto ng maluto, so, takip, diba? Kasi nga, siyempre kailangan maluto din yung alugbati kahit panambot siya. Mahirap para masarap tayo. Masarap din yung mga mare. So hindi na ako nag-add dyan ang iba pang seasoning niya na lang yan. Kasi nga lang kanina sa kayong magic. Sis, kain! Kain tayo mga mawe. Kasi busy ang asawa ko. Kasi pagod yan, marami kami customer sa loob na ilang araw natin.
So, ayan na po ang aming kinakain. And then, ako na naman ang kakain. Medyo magulo ang aking camera. Kasi natumba-tumba na yan, mga akala. Hayaan nyo na. So, ayan. Susubo na tayo ng pangkuna natin na subo. Dahil napakasarap talaga ng ulam natin for today's video. Cherish. Actually, pinapapunta ko yung mudang ko kasi wala siya pala sa bahay. Nag-seminar pala siya sa munisipyo. Kaya kami-kami lang yung tao sa salon. Habang nagkapahinga yung buhok ng customer eh. Naglapang muna kami. Baka bigla namang may mga dumating na customer. So, yun lang mga akla. Thank you so much for watching. Kain tayo.